titignan natin kung gaano ka-addict si Lucas sa Coco Melon. Ipi-play natin tapos titignan natin magiging reaction niya. Uy, na-excited! Naririnig pa lang niya yan. Hi mga katimpuyat! I'm CJ and this is Lucas and welcome back to our channel! Umuulan! So today's date is May 26, 2020 at ngayon ay 5 months na si baby! Yay! 5 months na si Luca! If you're new here to my channel, aming vlogs ay about sa motherhood, family, and parenting. Kita niyo naman sa title, I will give tips on how to make better photos for your kids. So if you're still interested, just keep on watching. Pandemic ngayon, nasa loob lahat tayo ng ating mga bahay. Magandang opportunity to para mag-practice, para magkaroon ng bagong learning. So let's begin. So disclaimer lang guys, I'm not a professional photographer. I-share ko lang kung ano yung mga knowledge ko, yung mga nalalaman ko sa inyo. Tsaka yung behind the scene kung paano ko picture ng aking baby Lou. Number one, find the right camera. So you can use any camera. So you can use any camera that you have. Pwedeng DSLR, pwedeng mirrorless camera, pwedeng digicam or action cam, at pwedeng ang mobile phones. So marami namang mga cellphone na nakikipagsabay na magaganda talagang quality. And ang sasuggest ko, kahit ano gamitin yung camera, basta yun yung marunong kayo at yung sanay na kayo, yung hindi pa yung on the spot pipicturan nyo sa baby, yun yung palang pag-aaralang gamitin. Pagtatantrums na yung mga baby, di pa sila napipicturan na maganda. Minsan nga, mas maganda pa nga kung mobile phones kasi on the spot, minsan alam na natin kaya tinaaralin. So, ang next natin na tips ay, think like a pro. So, bakit think like a pro? So, syempre, ang photoshoot ay parang gera yan. Kailangan, bago ka lumusob sa isang gera, kailangan ready ka. Kailangan may armas. So, kailangan pag-isipan mo, pagplanuhan, mag-prepare, ideas, themes, styles, background, props, costume, or outfit. Dito syempre ibibase mo yung photoshoot mo sa age ng iyong baby. So if yung baby mo is 1 week or 2 weeks old baby, yan yung mga newborn pa, nakahiga lang at saka tulog ng tulog, I suggest that you hire a professional photographer. Lalo na kapag ang mga gusto nyong aurahan is yung mga pang newborn photographer na katulad neto, yung mga pang pro na poses na mga newborn. Ngayon, kung hindi naman afford or kung hindi naman kaya, lalo na ngayon, like little dreamer. Hindi. Kung hindi naman afford or kung hindi naman kaya, kung gusto nyo lang mag-DIY sa bahay, pwede nyo picturean si baby na nakahiga lang. Huwag nyo na muna kayo mag-try ng mga newborn poses na mga pang malupitan. Baka kasi may mangyaring masama pa kay baby or mabali anong mga boot. Para sa mga 1 month old to 3 months old baby, yan katulad nun, higa, nakahiga lang natin. Sa 3 months old or 4 months old up to 6 months, yung mga nakakadapa na katulad nitong baby na to, na makulit, no? Ito din masarap silang picture na nakadapa. 6 months old to up to 8 months, yung mga nakakaupo na pero hindi pa nakaka-crawl. Sila yung masarap picturean ng mga ipopost mo na nakaupo, ilalagay mo sa mga chair, ganyan. For 8 months old up to 11 or 1 year old, sila yung mga may hirap ng picture kasi sila na yung mga galaw ng galaw, takbo ng takbo, mahirap ng pakilusin, madaling madistract. Doon ibibase yung mga ideas. Siyempre, ideas. Kunyari, mag-1 year old na yung baby mo. Siyempre, dyan na yung mga cake smash, 1 year old birthday photoshoot. Ang ingay ni Lucas! Gusto niya, nagsasalita din siya. Ang ingay mo. So, syempre, minsan mas okay din kung anong available sa inyo.
recycle na lang kayo. Use your resources para tipid. Siyempre, di rin naman makakalabas kasi nga pandemic. Yung outfit or yung costume. So, katulad nga sinabi ko kanina, ibibase nyo kung anong theme at kung anong gusto nyo, kung anong available, yun na lang. Okay. Location. But it's either indoor, outdoor. So, dahil nga pandemic, kung outdoor, mas okay kung meron kayong garden or backyard, garahe, yung pwede doon. Pwede naman yung syempre sa kwarto, sa sala, meron kayong sariling bedroom ng baby, mas okay. So, dito din papasok syempre kung ano yung background. So, I suggest na the simpler, the better. Lighting. So, very important ang lighting sa photography. Ambient light. Or yung sunlight. Sunlight is the best lighting sa photography. Meron akong studio light, pero mas ginagamit ko ang sunlight sa photoshoot ni Lucas. Hindi naman sa tinatamad ako mag-setup at mag-ligpit. Pero mas bet ko talaga yung sunlight. Iba-iba talaga yung dating ng sunlight. Next, so for the D-Day or the actual photoshoot, ang hindi daddy! So, kakainis. Or for the D-Day or for the actual photoshoot, hindi talaga matatapos dito. First na kailangan tandaan is timing. So, syempre kayo nakakaalam kung kailan good mood si baby. Sa akin kasi, mas good mood si Lucas kapag kakagising lang niya. Kasi ito yung talagang nag-smile siya, mas gusto niya maglaro, ganyan. So, kailangan ng baby ay, good mood. Nakadede na siya, nakapag-breast milk na siya or whatsoever. Change diaper and all. So, depende kung anong trip ng baby niyo, kung kailan siya good mood. Kayo nakakaalam niya. And then, you have to use distraction or kahit ano to get his attention. Pwedeng toys niya, teeter, yung kling-kling, yung mga sounds. You can use toys, sounds, or music. Yung akin kasi, pwedeng Coco Melon. Basta maging lively lang siya. Basta yung mga matatakaw sa mata ng baby. Yung titingin talaga siya, like color red and yellow. Next, ayaw ko kung may magagalit ng photographer sa akin dito, pero pag ako nagpipicture ng baby, ay talagang matawag dun. Nakalimutan ko tawa, mommy brain. Ayun, pinipindot ko lang maraming beses yung baby. Kanyari, papatawanin ko siya, and then pag tumama siya, kiklik ko na madaming beses yung shutter. Kasi dun mo makukuha yung perfect reaction ng baby. So, okay, manghinaan siya shutter count. Ang important yung makuha niyo yung expression ng baby niya na nag-smile, kung ano bang expression, nakanganga. So, dun nyo lang siya makukuha. Number 6 tip ko ay, syempre, have fun! Kailangan mag-enjoy ka, kailangan masaya ka. Kasi, moments nyo to ni baby, sa din tong bonding, sa memories nyong dalawa. So, nagbi-build up ang mother or father relationship ng baby with the baby. Nakaka-stress, nakakapagod mag-picture ng baby, but then nakaka-enjoy kasi bonding moment nyo to. So, kailangan you have to enjoy, guys. Minsan lang sila bata and mabilis silang lumaki. So, magandang i-cherish nyo yung moment na kinukuhanan nyo din siya ng picture kasi it's very important. Next and last is editing. Maraming editing apps na free online. I am using Lightroom, Photoshop, Facetune, Snapseed, and VS Code. So, depende lang guys kung anong ginagamit nyo, kung saan din kayo masanay. But yun yung mga ginagamit ko. Mostly is Lightroom. So, guys, hanggang dito na lang. Sana ay may natutunan kayo. Kung meron man akong na-miss o meron kayong tips sa akin, please comment down below. Nagbabasa po ako ng comment section. Ganda na may matutunan tayo sa isa't isa bilang first time mom. At sana may na-share din ako sa inyo. And I just want to shout out to Ninang Fer, Ninang Prentit, hi kay Boss Ardis, kila Prime, Magallanes Family,
kay Samantha, yun yung mga madalas na nagko-comment sa akin, nakakatuwa. So, kung gusto nyo mag-shoutout ako, guys, just comment down below at per video, mag-shoutout ako ng 5 na tao. Kung bago kayo sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Goodbye mga katimpoy at mwah!